Bukas nakatakdang ilibing si Jeffrey Jennifer Laude. Kanina naghain ng mosyon ng pamilya Laude sa Olongapo City Prosecutor's Office para hilingin makuna ng fingerprint at DNA samples ang suspect na si U.S. Marines Private First Class Joseph Scott Pemberton. Live mula sa Olongapo City, may report si Haji Rieta. Haji? Jessica, bukas na ang alibing ni Jeffrey o Jennifer Laude at ang pamilya naman, bagaman bukas na ang kanyang libing, ay tuloy pa rin sa laban. Ang laban nila ay para sa katarungan nga sa pagkamatay ni Jennifer. Ihahatid na sa kanyang huling hantungan bukas si Jeffrey Jennifer Laude. Para sa kanyang pamilya, hindi lang mga alaalang kanyang iiwan, kundi isang labang kailangan nilang ipagpatuloy. Ang laban para sa katarungan. Si Marilu, hindi raw malilimutan ang kapatid na si Jennifer na tagapagtaguyod daw ng kanilang pamilya. Nakakalungkot sobra kasi never na namin siya makita kahit kailan. Tapos nakakasakit ng damdamin kasi sa ganung paraan nawala siya bigla. Tapos hindi pa natin nakikita yung pumatay sa kanya. Pangako ni Marilu sa kapatid, hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Ang German fiancé ni Jennifer na si Mark Sasselbeck, sa mga larawan na lang daw masisilayan ang kanilang magagandang alaala. I won't say goodbye. I will just say farewell. Because I'm sure, you know, we're still talking a lot. And I think that will continue. And I'm very sure that we will be able to discuss everything one day. Naghain ng mosyon sa Olongapo City Prosecutor's Office ang pamilya Laude kanina. Hiling ng pamilya, makuha na ng mga fingerprint at DNA sample ang Amerikanong sundalo. Sa preliminary investigation nitong Martes, sinabi ng mga abogado ng pamilya Laude na iahambing nilang mga fingerprint at DNA sample ni Pemberton sa mga specimen na nakuha sa kwarto ng motel kung saan natagpuang patay si Jennifer. Iniutos ng piskalya sa mga abogado ni Pemberton na magbigay ng mucus sample ng Amerikanong sundalo. Hiniling din ni pamilya Laude na ipasabpina si Pemberton sa clarificatory hearing na isasagawa sa Nobyembre 5 kaugnay sa mosyong inihain sa pamilya. Already have all the specimens nakuha doon sa may place of incident, no? Doon sa Atas Delta Hotel. Kaya lang, sabi ko, saan natin i-compare yun? Paano natin malalaman na kay Pemberton yun? At if we will not be able to get fingerprints kay Pemberton. Sa Lunes naman, itinakda ng piskalya pagpapatuloy ng preliminary investigation sa reklamo. Wala pa rin katiyakan kung dadalo si Pemberton. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, nasa mga abogado na ni Pemberton ang desisyon. Ipinunto rin ni Goldberg na isolated case lamang daw ang niyari. Hindi raw nito dapat madungisan ang pangkalahatang imahe ng mga Amerikanong sundalong bumibisita sa Pilipinas. Nang tanungin naman ang U.S. Ambassador tungkol sa kusodiya kay Pemberton. This would be a good solution where we work collaboratively, cooperatively, to have the suspect under U.S. custody but on sovereign Philippine soil. Sa ngayon, nire-review na raw ng Executive Department ng BFA ayon kay Justice Secretary Laila De Lima. Tila magkaiba raw kasi ang interpretasyon ng Pilipinas at Amerika sa kasunduan. Ongoing ang review in the sense na kasi they've been discussing yung implementing guidelines of the BFA. Walang implementing guidelines ang BFA. So since there are more or less contentious issues there, o may mga provisions na medyo hindi malinaw. Una nang iginit ng Malacanang na mananatili ang Visiting Forces Agreement o BFA. Pero ang ilang kritiko, pinuno ang tila kakulangan umano ng suporta ng Administrasyong Aquino sa pamilya Laude. Lalo na nang magbigay ng pahayag si Pangulo Aquino kahapon na hindi siya bibisita sa buro ng biktima. Sa pagharap ng Pangulo kahapon sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi niyang hindi raw siya komportableng dumalo sa mga burol ng mga taong hindi niya kilala. Pero minaliit lang ng Malacanang ang mga batikos. Kumari sana igalang natin ang kanyang saloobin. Ayon sa nakalap na impormasyon ng aming new media unit, 3% lamang ang tutol sa pahayag ni Pangulong Aquino. Pero pagtitiyak ng Malacanang, ginagawa nito ang lahat upang mapanatili ang integridad ng investigasyon sa pagkakapaslang kay Jennifer.
Jessica, bukas alauna ng hapon, nakatakdang ilabas dito sa punerarya ang alabi ni Jennifer kung saan nga dadalhin naman sa isang simbahan at magkakaroon na ng misa at maliit na programa. At pagkatapos noon ay magmamarcha na ang lahat papunta naman sa kanyang huling hantungan. At sa ngayon nga, dahil huling gabi na nga ito nga ni Jennifer sa kanyang burol at napakarami na itong mga dumadating ngayon dito, mga kaibigan at mga kakilala ng pamilya Laude, Jessica. Haji, patay na nga itong si Laude, si Pemberton, nakakulong. Yung nangyari sa pagitan nila, kung meron man, it's just between the two of them. Kaya magkakatalo yan dun sa physical evidence na tinatawag. Napaka-importante ng autopsy na ginawa sa bangkay ni Jennifer o ni Jeffrey Laude. Nabalitaan ko na nagkaroon daw ng second autopsy at ito ay ginawa sa request ng panig ni Pemberton. Tama ba, Haji? Yes, Ma'am Jess. At kahapon ano, ni-request ng NCIS o ng Naval Criminal Investigation Services na magsagawa sana ng ikalawang otopsiya doon nga sa labi ni Jennifer. Pero ang nakatakda sana ay ngayong araw, pero maghapon na nagantay ang pamilya, pero wala naman dumating na taga NCIS na sana ay mag-autopsy nga dito sa labi ni Jennifer. At tatama ka nga, no, Ma'am Jess, dahil napaka-importante nga yung mga physical evidences at talagang kaya naman pinupush through ng kampo Laude, ng kampo ng mga Laude na matuloy yung kanilang motion, isa ng pang sa City Prosecutor's Office na makuhaanan ng DNA sample itong si Pemberton. Ang problema kasi ngayon, Ma'am Jess, ay walang maikompara, hindi maikompare yung mga nakuhang ebidensya ng mga otoridad, gaya nga ng SOCO nung nagsagawa sila ng forensic examination doon mismo sa crime scene. Marami silang mga nakuhang mga samples doon, pero problema, hindi nila maikumpara iyon kung ang mga nakuha ba nila mga fingerprints doon ay kay Pemberton. Yun ang problema ngayon ng Campo Laude, kaya sana raw ay mapayagan sila na magsagawa o makuhaan nga ng DNA sample ito nga si Pemberton, nang sa ganun ay maikumpara naman yung nauna ng nakuhang mga samples para dun sa nangyari nga krimen, Ma'am Jess. Or kung si Pemberton lang yon, dahil yung ibang mga kasama niya that night na mga marinde, na mga sundalong Amerikano, eh nakaalis na. Paano yon? Tama ka dyan, Ma'am Jess. Isa pa ngayon sa naging problema ngayon ng kampo ng mga Laude. Although sapat naman daw yung ebidensya na o yung mismong saksi, ano, yung tinatawag nilang star witness nga na si Barbie, na nakapag positively identified na si Pemberton nga itong huling nakasama ni Jennifer doon sa kwarto bago maganap yung pamamaslang sa kanya, Ma'am Jess. Okay, itong second autopsy sa labi ni Laude, paano yan makukuha gayong maghapon eh walang nangyari, eh bukas libing na niya? That's right, Ma'am Jess. Kaya ang pamilya talagang inasahan ano, na sana today, kasi bukas nga ay libing na. Although ang pagkakapaliwanag naman sa atin ng mga abogado ng mga Laude, particular na si Attorney Virgie Suarez, hindi raw natuloy yung pagsasagawa ng autopsy. Ano, at kung ano man yung dahilan kung bakit hindi natuloy, ay hindi na idinetalye sa atin, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.